Hello guys, what's up? Mananap. Welcome back to Code Konyo. Okay. So karon i-discuss human na mata sa order sa payment. Ako i-discuss would be ang sales or ipakita na ko sa inyo ang sales o ang sales details of view receipt. So the good thing about sales and sales details and view receipt is that wala na tayo buhaton ani like kanana mo gutay function ani na gibuhat or method. Ang method na gib ano na to is kaning display, search value. Kung napansin nyo, medyo gamay ang codes niya. Okay, let's start with the sales. So sa sales, of course, tawagon lang to niyang sales.txt. So tawagon lang to niya, tapos i-store, sa man tong mabasa niya sa pet.display, is isumpay lang niya ng receipt, date, blah, blah, blah. And then, naka-extract na o naka-split na na. Okay, so asa ang splitting of records nila dito sa method na siya. So, kung unsay mabasa niya dire gikan sa text files, mao to ang ibutang niya sa JText area. So ato ta sa display sales display. So ang display dara. Okay? So sa display same idea natay array dire para mas then ikuha na to ang every time i-read niya per line, i-split niya and then na I loop. Okay, mao ni last time akong gibuhat na nag two-dimensional loop ko which is dili na need katong yung pag-extract sa pet. So, supposed to be nanion ta na ko. So, this is the time na nag-i-apply na ko siya dire para di na ko maghimog another loop. So, if you guys want to create another loop, pwede naman na kwaon nimo ni tanan, okay? Like imagining mag-isa ka. Kumbaga, ana siya ang may tabo. Ibutang ni mo siya diri. Like, ana ni mo siya. So, another, kaning date, ang ano lang mong code is that, wala, required mong good niya na initialize ni mo ning data into, like, null or something. So, I get, this one could be good, okay? Pero para dili na daghan og loops or dili na daghan og na makatag imong codes, that's why I did it this way na every time pagbasa niya sa first line sales.txt kani example ibasa niya ni so split na din niya na per value. So ang mahitabo is that per value first next line split niya and then i-store niya sa all na variable. So kung sa itong mabasa niya, data 0, ihapon lang nimo pila ka columns. Let's say 1. Pila ka columns sa 1, tapos 2, this one, tapos 3, 4, and then 5, and then 6, and then 7. So that is why, akong gibutang dali sa loop is 7. Tapos, so 7, ka 7 po na siya mag-loop balik-balik data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, para ma-separate siya ang next line of records, kay ibutang na ako all plus equals to backslash n. So, mabalik na po siya sa while read that has next. So, ang basahon na po niya kanina pong next line. So, pagbasaan na niya, ang mahitabo would be i-store na po ito niya sa array. Pag-store niya sa array, mag-iwan na po balik na po sa 0. So mahitabo na 0 to 7 0 to 6 na pod. So kuha na pod niya ang records ni kaning 111 blah 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 to all until such time mahuman na siya sa while that has next and every time mag while that has next na I loop na mag capture ana niya para kuha niya to tanan. So inana ang mahitabo diri sa ato ang sa display. So pwede nimo ni siya i-again igawas ang for loop diri. Na part. So, ang i-return na is katong extracted na na wala na siya sharp. So, mo na i-return sa all. So, now, balik ta dire. So, mo to, i-display niya ang tanan records sa text files na sales.txt na wala sharp. So, sa sales details.txt naman is since na atay dili na to siya i-display tanan like lain man po i-display nato ni tanan no, di ba? 00100 blah blah blah. Kasi detalye lang man ni sa every sales ID or receipt ID. So dili ni siya okay na i-display nimo. That is why what I did is naghimo og another method na
ang gitawag na ko na method search by value. So tan-aw na tong search by value kung sa koy kalahian ana sa display. Pwede ra ko display pero ang kapangit is mo display to tanan sales details. So i-filter out na to aside from i-filter out na to na wala na sharp, i-filter po na to every sales order or katong receipt ID. So ato ta sa sales by search by value dara. So dili po sa search by value kay i-type niya unsa na value ang imong I believe so it's the receipt ID sa value and then unsa na file name o tong sales details that text. So same idea lang, okay? Same idea only that na nakay condition, okay? So same idea, giputang lang gihapon nimo sa data sa array, gi-split nimo and then so, mo ni akong giingon na po sa inyo ha, like balik na siya nga actually mo na siya balik na program na ang imo lang i-compare is ang ID actually katong kani-kanilang, no? Kanilang first and kani ba first record lang na pag mag-match kanina tanan mo to yung i-capture. So, kung 100 ang i-type sa user, kanilang ang kuha niya 100, kung 111 kana lang po tanan, kung 120 kana po tanan, so on and so forth. So, kung gusto ka nang imong i-capture kay sa sales details kay kinsay customer name na by customer name dere amurag wala kung unsa ang I don't know if unsa imong gusto buhaton dere basta something like imong kwaon is tanan halin nimo nga dog, tanan halin nimo na snake, may ana pwede nimo na buhaton. So kailangan lang nimo ihapon kung kapila to na column si katong gibuhat ko na to galina, so 0 1 2 3 4 so dere ka sa 5 sa snake, okay, or sa type. So i-5 lang po nimo ni siya. Pero since ang i-compare nako is katumang first ang receipt ID lang, so mo to i-compare nako ang value nga gi-enter sa user versus sa kung say nabasa niya at first. So kung unsa kung mag-match ganito, mao lang tong isumpay nako sa all and then balik niya. So mao nang nahitabo sa sales details dot text. So in ana lang, no? So now ang receipt. Okay, ang receipt pod is sales by customer. So naa siya ilahi pod na method. So sa sales by customer na method, i-read na ko siya tanan. Another, pwede na pod nimo tawagon ning display, pwede nimo tawagon ning other, katong gihimo na ko. Pero naghimo lang ko separate para another technique pod siya or another way na pwede pod dinanin yung buhaton na ibasa nimo tanan. Next line wala kay di ba usual normal lang man ini na gi ano na to normal na display of records kasi kung tanaw na tong na sales by customer so ang gud tay gibamit dira na mga delimiters like nag sharp ta or whatsoever kasi plain lang ni siya na value so kani ang difficult lang dire na extraction is kaning sa receipt anonymo. So 100 pwede ka mag-receipt sharp diri para ma-search nimo by receipt ID pero depende na basta kung kabalo na ka sa katong gi-explain nako na sa data extraction dali na lang nimo na may balaan basta kani next so katulo ang next bago nimo makuha ang mga ID para kung sa tong ID mo lang to iyang i-display so diri na pod gita na po siya, next, tapos ka na. Pero lisod, medyo lisod ni siya i-filter out nimo. So, dapat na-adyo kay trapping na something na murag ibutang ba nimo na dra or something na at. Okay, every time i-record nimo ang receipt para kung iyahang kwaon katong ang split niya ang code or ang data sa kani katong na ay at. Okay, para kung mag-search ka, 1010 lang ang display way labot ning 111. So, inana ang pwede ninyo buhaton sa inyong programs po. So, that is why, kay i-display naman ako dito. So, i-display lang po. Wala, I don't need to do split or whatsoever. So, dito sa back, kung kaning sa back, kay nagbutang lang ni siya dito, are you sure you want to choose this option? Transaction will be canceled. Diba remember kung nag-order ko tapos wala ko ni-proceed sa payment, nibalik ko sa main menu kay nag-back ko. So,
Naay option dito na mag yes or no ka kung i-clear ba to nimong transaction or dili ba. So kung i-clear nimo, basically mawala to tanan nimong gi-transact previously. Kung mag mag no ka, yes, kung mag no ka, tama ba akong ibutang dire, transaction will be cancelled. So pag yes kay pag yes ka, so ma-cancel tanan. Pag no ka, ba na ang nakay pending na transaction, auto inigbalik nimo sa order kay moingon siya og something like mag-add ba ka or i-clear ba nimo tong transactions before or dili. Tapos kung sa payment, pwede na pud ka diretso makabayad. So kung wala, wala siya previous transactions, kay flag is equal to, let's say, dili siya 1, muna siya sa back to main transactions, yes, back to main menu, or wala na siya further transactions. Pero kung dili gani, kung dili yes, iyang pilion, basically no, mayingon siya transaction, ay, mali na yung spelling, transaction save, proceed to payment. So ako ipakita ang entire code ani sa kaning pili is equal to, ayan. So, pili, mingin, magkulaing mauna-unaan option, maunang pili na lang siya. Kaya gibamit na na akong option, ginamit na na akong choose, select, nagamit naman ako, murag wala pa di ay. So, pili na lang, ayan, mauna akong ipukat. So, yan, that's it. Ang mahitabo sa entire sa program. So far, mauto ang mga ang update sa programs. Okay? So, check na kung nabay method. So, na-explain ako ning accepted. Na-explain ako ning is valid. Na-explain ako ning search by value. Na-explain ako ning search. Na-explain po na ako ning display. And then, read by sales by customers. And also have read all. And then, record count. Then, store to file. So, I guess that would be all for now. And I hope you, you learn something from this one, and then nana mo yung idea or unsa jud inyo pang unsay button niyo sa inyo pang programs, no? So thank you for watching this video and have a great day ahead. Bye bye.